the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thanks and praise, Lord, for giving us this day that we are here freely worshiping you in spirit and in truth. Yes. And Father, we ask you to be with us this evening. We ask your mighty presence to move in a very gentle way. Speak to your people once again, Lord God, and touch every heart and meet every need in the name of Jesus. And Father God, as we listen to your holy word, we ask you to prepare our hearts, cleanse us, prepare our mind, and prepare our hearts as we listen to your holy word. And we rebuke and we adjure all forces of darkness that is trying to steal our attention to the hearing of the word of God. Spirit of disturbance, in the name of Jesus, we rebuke you. A spirit of lack of interest in the word of God, we rebuke you right now in the name of Jesus. And Lord, we command your angels to be with us, and to, we ask you, oh God, help us to become attentive to your holy word as we listen to it, Lord, right now. Bless your word, bless the man whom you're going to use this afternoon, Lord, this evening. Anoint his lips, may the anointing of the Holy Spirit be upon him. Give him the wisdom and the knowledge that only comes from you, Lord God. Because I believe, God, and I acknowledge my nothingness. I acknowledge my inadequacy. Because apart from you, I can do nothing. And so, Lord God, we ask you to help us and be with us and let your wisdom flow upon your servant. So that whatever words that will proceed out of his mouth will become a channel of blessing to those who will receive your holy word this evening. We give you thanks and we bless you this evening. For we ask all this through the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen.
listen to the Holy Word of God, to the Gospel reading taken from the book of Mark. Let's start reading from verse 35. Chapter 4, verse 35 to 41. Alright? So, nakikita ho ba ninyo? Yes. Is it clear? Amen. Alright. That day, when evening came, He said to His disciples, pwede ho ba sabay-sabay tayo magbasa? Okay, sabay-sabay mo. Let's start reading from the top. Ready? Begin. That day, when evening came, He said to His disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took Him along, just as He was in the boat. There were also other boats with Him. A furious storm came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on the cushion. The disciples woke Him and said to Him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and was completely calm. He said to His disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey Him. Amen. Let's read in Tagalog. Pwede ba natin basahin sa Tagalog? Tagalog. Mas maganda ho yung we will saturate our mind with the Word of God. Amen? Amen. So basahin po natin. Ready? Start reading. 3, 2, 1. Begin. Inabi Christ na ang Jesus sa mga lagar. Tumulit tayo sa ibayo. Kaya hindi mo nila ang makakapag-subscribe sila sa mga sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang malabang lang sa pasaray sa kanila. Habang nagalayan, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinangpas ng malaking alon at ito'y halos papunuan ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa malangkulihan ng mga nakahilig sa isang punan. Inisin siya ng mga alagad at sinabi, Guru, nagpapila ka sa inyong pumapahamang kami? Umahang si Jesus at inutusan sa amin. Tigil! At sinabi sa alon, Tumahimik ka! Tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at mga maha. Sabi nila sa isa't isa, Anong lukasing tao ito? Pati ang natawa ay susunod sa inutos niya. My brothers and sisters, Amen. This is the gospel of our Lord Jesus Christ. Praise you, Lord Jesus Christ. Ang tanong ko po, kumusta na po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God, happy and blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, wala pang kalooban, mag-inawa na. Thank you.
palakpakan natin ang Panginoon. So the time is 8:32. Norasa pa sarili ko. Ayan, kasi tayo ay sumusunod sa takdang oras. Amen? Amen. So makakaupo na po tayo lahat. Choir, thank you so much. And Sister Marcia, thank you so much for that wonderful PowerPoint, multimedia. Actually, nadidistract ako doon sa ganda ng background eh. Pinagmamas daw ko yung mga puno, yung mga... Nalalakot na yung aking farmers sa Philippines. Anyway, magandang gabi sa inyo. Good evening, brothers and sisters in Christ. For all of you who don't know me yet, my name is Brother Frank. Brother Frank Dulos Cantor. Bakit po lang ginagamit yung word na Dulos? Actually, may Facebook po ako. Ang pangalan po nun ay Solideo Gloria. Some brothers and sisters, brethren from El Shaddai all over the world, they thought that Solideo Gloria ay babae, Soli. Kaya namin na, thank you, brother, sister Soli, sa magandang reflection. But actually, si Brother Frank po yun. Tapos at the end of the reflection, or yung mga living word, na minsan ay sinishare ko sa aking Facebook, siguro i-add po ninyo ako kung gusto niyo. Okay, mag-add kayo sa akin. Kung gusto naman ninyo, at na-bless kayo, i-like ninyo. So, Solideo Gloria means glory to God alone be the glory. Okay? So, yung dulos po ay lagi ko pong kinakabit sapagkat mula nung ako ay dali ng Panginoon sa gawain ng El Shaddai, ay inalis ko na ho yung mga titulo-titulo. Dulos na lang, which means servant of the Lord. Dulos means servant. Sabihin nga natin, servant. Servant. Kaya minsan, sa Pilipinas, magkataka kayo, o kaya marinig nyo kami sa mga preachers, minsan lahat ko sinasabi sa mga preacher natin, Sir Roger, Sir Alex, Sir Russell. Actually, short po yung ng word ng servant. Kung lahat ng mga mangaral at mga disipulo ay kinoconsider po namin mga servant sa ubasan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? Now, I owe you one song. I remember the last time I was here, I was supposed to sing a song. Pero ngayon, kakantahin ko na ako ngayon, baka makalimutan ko pa. Brother, pwede po makahiram yung gitara na isang napakaganda mong gitara ng Ibanez. Ano bang tawag dyan? Ibanez o Ibanez? Ibanez. Ibanez sa Tagalog. Ibanez. Sa English po ay Ibanez. Galing, ano? Parang ano, pag nasa Pilipinas ka, ang pangalan mo sa Pilipinas, eh, nag-iiba, no? Pagka... Oo. Tapos, nung araw, ang pangalan mo sa Pilipinas, makatoy pulungboy. But dito sa Amerika, nung nag-US citizen ka na, Michael Polycarp. Iba bago eh. Polycarp. Pakinggan mo ninyo ang mensahe ng awit na ito. Ito po ay niyahatid mo sa Panginoon. At para sa inyo lang, pakinggan mo ninyo. Si Kristo po ang ating dakilang mangingibig. Amen? Si Jesus kong umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang maguwawakas yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagay. Si Jesus kung magpatawad ay kusa, kasalanan ka.
Christians, may mga times na we're trying our best in our finite understanding. We are trying to comprehend the mind of God. But God is infinite. You cannot fathom the depths of God's love for us. Amen? Amen. His love for us is unending. His mercy is from everlasting to everlasting. Amen? Amen. Sabi nga lang isang awit ay, the steadfast love of the Lord, it will never cease. And His mercy will never come to an end. Pagkatapos doon, sabi po, but they are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang mercy daw ng Lord ay new every morning. Para pag ang ngayong umagang ito, binigyan ka ng isang bag ng pandesal ng Lord, kailangan ubusin mo yun. Isang bag, ang dami. Pero hindi mo maubos yun ng araw na yon, yung isang dami ng bag ng pandesal. Kinabukasan, bibigyan ka na parang isang bag na pandesal ni Lord. Ganun daw po ang habag ng Diyos. Hindi ho kumukupas, laging sariwa, bawat umaga. Hindi mo pa nakukonsume ang mercy of God today. Tomorrow, there is another mercy that comes from the Lord. Amen. Ganun tayo kamahal ng Diyos. With God loves us unconditionally. Amen? Amen. Kaya tayo nagmamahal sa Diyos. The reason why we are here, the reason why we are serving the Lord, the reason why we love the Lord is because He was the first one who loved us. Shall we say amen? Amen. Siya ho ang unang nagmahal sa atin. At dito sa mga talatang binasa po natin, in this passage that we read, this was a narrative story, a narrative passage that speaks about the story of Jesus with His disciples stilling the storm. Now, meron po tayong mga lessons na mabubulot dito. But going to the passage, getting the background of the story, bago po sila umakyat ng boat, sumakay po sila doon, nalalaman po natin, makikita po natin in Matthew, in Mark chapter 4, that Jesus started His preaching ministry and His teaching ministry to the crowd. And Jesus' way of teaching is that He is using parables in teaching people to understand and comprehend the depths of the Word of God. Because God's Word is mysterious. Minsan mahirap unawain, mahirap malirip, unfathomable. Amen? Amen. But God, para maunawa ng tao ito, He will use parables for people to understand the depths of the Word of God. Amen? Amen. Ganon din po ang Diyos. Hindi niya, ang Diyos, ang tao, people cannot reach the standard of God. Therefore, God Himself came down from heaven, He left His glory, and He became man and dwelt among us. Kaya nga tinawag siyang Emmanuel. Nung araw, nung ako'y bata pa, when I was young, I was asking my parents, bakit tinawag si Jesus na Emmanuel? No? Yun pa lang, ibig pa lang sabihin ng Emmanuel, ayan o. God is with us. Sabihin mo sa katabi mo, God is with you. God is with you. Amen. Sabihin mo sa katabi mo,
with you. God is with you. Now, sabihin natin lahat, God is with us. God is with us. No matter what happened, whatever situation, whatever circumstances in life, God is always with us. Amen. He is in us, as a matter of fact. He is beside us. He is with us. Amen. He is an all-encompassing God. Nakasama natin siya. Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pangako niya sa atin. Shall we say amen? Amen? Now here in this passage, I'd like to speak to you about faith in the midst of storm. The testing of our faith in the academy of storm. Ito po ang ginawa ni Jesus sa mga disciples niya. Mapapalit ba ako kasi ninyo sa passage na yun, pag umakit po kayo bandang itaas ng preceding verse, sa verse 34, noong si Jesus ay nagturo sa mga tao about parables, the parable of the mustard seed, the parable of the sower, the parable kung ano-ano mga parables. Now, tinuruan niya mismo, siya mismo ang nagturo at nagpaliwanag sa mga alagad niya. He taught his disciples everything so that his disciples can fully understand his teachings about the parables. Ganun po si Lord. Kapag ka po siya ay kumilos sa ating buhay, if we learn from the Lord, He will teach us everything. Shall we say amen? Amen. That's why in Matthew chapter 28, after 3 years of Jesus preaching the gospel and doing His earthly ministry here on earth, ang sabi niya, He gave the commission to His disciples and said, go into all the world, preach the gospel, make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. May kasunod po yun. Hindi po natapos dun yun. Ang sabi po dun sa kasunod, and teach them everything that I have commanded you. Ituro ninyo sa kanilang lahat ang mga ipinag-uutos ko sa inyo. Amen? Amen. So preaching, teaching, making disciples is part of the Great Commission. Not only making akay na gawain, but that akay, yung ginakay mo sa gawain ni Lord, you make sure that you are going to teach him or her the word of God so that every one of us will become a growing believer. Tell your neighbor, you are a growing believer. You are a growing believer. Now, hindi lahat, maraming paraan, God wants us to grow in our faith. Shall we say amen? Amen. God wants us to grow in our faith. That's why He is using the scriptures. Sabi mo na, brother, from scriptures, man. Bible, man. De, ang tawag po dito, hindi Holy Bible. Holy Bible. Malite. No? Holy Bible. Now, there are so many ways for us to grow in our faith. One of that is learning from the Word of God. Shall we say amen? Amen. Second is we have to regularly go attend the Mass and partake the Holy Eucharist. That's one way of growing in the Lord. Shall we say amen? Amen. And another thing is attending regularly in a fellowship, a prayer community like this. Because in this way, you will grow in the Lord through fellowshipping with one another. Shall we say amen? Amen. And another way of growing in the Lord is you have to share your faith. Shall we say amen? Live out your faith. Not only you will share your faith, but you yourself will become a living gospel to the person whom you are witnessing. So we say amen. Amen. Pero hindi lahat yun. Bahagi yun ng mga way o paraan, ways to Lord, para lumago ka sa pangalang bata. But there is another way for you to grow in your faith. And what is that, Brother Frank? And that is attending the Academy of Storms. Sabihin nga, the Academy of Storms. Academy of Storms. Dito sa School of Storms, dito natin matututunan yung mga bagay na hindi natin matututunan sa Biblia. May mga practical matters na minsan na hindi natin masyadong mauuri dito sa Biblia. Pero ang Diyos padadaanin kanya sa school of trials and testings for you to grow in your faith and to fully understand the mystery of His love for your life. Shall we say amen? Amen.
Doon ako galit, ha? Doon galit lang ako, ha? Nagsibo, yan. Now, let's go to the four significant storms. Alam ba ninyo, in the scriptures, there are four significant storms in the Bible. Actually, naghanda ho ako ng lesson, yung Sister Marcia, yung kopya. Ang problema, nagpalit ako ng bag, iniwan ko yung kung inyong mga lesson, ibibigay, i-distribute ko sana sa inyo. No? But anyway, meron po tayo rito. The reason why we are studying this past, this lesson is because so that all of us believers may be able to understand, sabay-sabay nga po natin pa sa inyo, so ito na po yung summary ng ating preaching, alam mo ha? Baka siguro, kaya din na siguro akong magsalita rito. Basahin na lang yun ito. Ang gusto ng Lord is all of us believers may be able to fully understand that God is with us in the midst of storms. God is with us in the midst of trials and testings. You say amen? And sometimes God allows us to undergo through trials, not only trials and testings, as sabi ng Biblia ni St. Peter, God will allow you to undergo fiery trials. O sabi ng ibang lingwahe, fiery trials. Naglalagablab na pagsubok sa buhay. And the reason for that is because God wants to test the genuineness of our faith. Amen. 1 Peter chapter 1, verse 6 to 8, ang sabi ng Lord, padadaanin ka ng Diyos sa apoy gaya ng ginto. Kailangan ikaw ay dumaan sa apoy upang masubok kung gaano kadalisay ang iyong pananampalataya. In other words, kapag ikaw ay isang ginto, padadaanin ka ni Lord sa apoy ng pagsubok at yung mga bagay na hindi dapat aalisin niya sa buhay mo upang sa ganon mas lalo kang kuminang bilang isang anak ni Yahweh, El Shaddai. Palapakan po natin si Lord. Are you learning something from this lesson? Yes! Not only that, God wants to develop godly character on the inside of us. Amen. May gustong ituro ang Diyos. Patience, submission, learning to submit to the will of God. Because most of the time, we pray like this, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, give me this. Lord, ganito. Panginoon, ganito. Panginoon, ganito. Panginoon, ang Panginoon mo ay naging Panginoon. Balik ka na lang hingi. Prayer is not only asking what you want from God. Prayer is not something that you want God's will to align to your will. Prayer is allowing your self-will to be submissive, to be under the will of the loving Father. Amen mo ba? Amen. God will develop godly character in us. To humble us. Sabi nga natin, to humble us. To humble us. Ano mo yung katabi mo? Humble ka ba? Ano na yung bisa sa gawain natin? Marami pa narinig na, Jesus, humble ka lang. Be humble. Kadalasan yung mga nagsasabi mo ng be humble, parang pakiramdam para siya na sobrang humble, no? Ngayon, gagawa tayo ng isang grupo dito, samahan ng mga humble. Parang gano'n, no? But humility is not about speaking big words. Humility is understanding small things. Amen po ba? Amen. Ang sinabi natin, humble lang ng tao, hindi ibig sabihin na nagsasalita siya ng mga big words o hindi marunong siya umunawa ng maliliit na bagay. Naunawa niya yung maliliit na tao, naunawa niya yung kahinaan niya, kahinaan mo, kahinaan ng bawat isa. Ito ang humility. At ang tunay na humility in the first and foremost is marunong umintindi sa kapwa niya at marunong umunawa ng spirit of forgiveness in his life. Pero kapag ang tao sabihin sa'yo, nalapitan ka, Sister, humble ka lang ha. Pagkatapos may kaawin siya, ay, hindi ko mo ba matawad dyan? hindi ko kaya patawad yan. Yung tao nga, hindi ko kaya yan. So, humble to ha.
guy is a person who is talking about humility, and yet he cannot even forgive his brother. You know what I'm saying? Yeah. Humility, yung marunong ka magpatawad, marunong ka umunawa ng maliliit na bagay yung isang kapatid mo, naiunawaan mo kahinaan niya. That's humility. Humility yung hindi ikaw yung gusto mo ikaw ang paglingkuran, kundi ikaw ang maglilingkod. Shall we say amen? Amen. Hindi yung ikaw ang uunawahin, kundi sisikapin mo ikaw ang umunawa sa tao. Shall we say amen? Amen. Now, take a look. Tingnan po natin. Tingnan po natin. There are four significant storms in the Bible. Alam ba ninyo that there are four significant storms in the Bible? Number one, Jesus, disciples in the boat without Jesus. Remember Peter? Remember Peter? They were sailing doon sa boat, doon sa isang sa lake. Actually, lake yun, kaya natawag na siya of Galilee. No? Tumatawid sila, wala si Jesus. Diba? Pangalawa, disciples in the boat with Jesus. Ito nga yung ating passage, yung gospel reading. Kasama nila si Jesus. Pangatlo, si Jonah nasa loob ng boat, running away from God's call. Ang gusto ng Lord, Jonah, pumunta ka saan? Ninive. Ninive. Saan natin si Jonah? Sa BJ's? Sa Costco? Diba? Sa Macy's? Pangapat, si Apostle Paul nasa dagat, nakabangka. Papunta siya sa isang lugar, dadaling sana siya sa Roma, pero iniban ng Lord ang ruta niya, nagkaroon ng storm. Right? Tandaan po natin dito, these four storms here are very significant in our Christian life. Bakit? Sapagkat ano ang kahulugan ng unang storm? Minsan tayong mga Kristiyano, para akala natin kapag tayo naglalakbay sa buhay nito, pagka dumadaan tayo sa storms of life, iniisip natin wala ang Diyos. Amen? God is always with us. Amen? Amen. At kapag nagpakita ng himala ang Diyos, sasabihin natin, multo! Hindi humulto si Kristo. At kapag naghimala ang Diyos sa iyo, hindi siya nagmumulto sa buhay mo. Totoo siyang gagawa sa buhay mo. God is going to speak to your life. He will reveal Himself to you in a tangible way. Shall we say amen? Amen. Ipapakilala niya ang sarili niya sa iyo. And the reason bakit ka dumadaan sa bagyo, for you to fully understand the person and the character of God in your life. Shall we say amen? Amen. Disciples in the boat with Jesus. Akala ko po, Brother Frank, kapag ka na kay Jesus ka na, wala ng problema, wala ng bagyo. No! Ang sinabi ng Bible, kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, hindi niya pinangako na mayroong better process. Shall we say amen? Amen. Kapag ikaw ay naging mananampalataya, everything will be smooth sailing. Wala naman siya sinabing ganun. Amen po ba? Amen. As a matter of fact, dadaan ka talaga doon. Shall we say amen? Amen. At ang pagtatakaan nyo rito, sa Sea of Galilee, sabi ni Jesus, let us go into the other side of the shore. Shall we say amen? Amen. Pag tatawid sinabi, sabi niya, kakasama ko kayo, tatawid tayo. Sinabi ba ni Jesus yun o hindi? Kaya nga sumakay siya, kasama siya, di ba? Pero yung mga disciples, nung dumating yung bagyo, anong state na nila? Panginoon, sa Tagalog ang sabi ko, one eh. Don't you care for us? Misang ganun tayo eh, pag may problema tayo, Lord, pag may problema, testing in life, may mga storms, may mga bagyo sa buwan, Lord, para hindi ka naman ang care sa akin, hindi mo ako alam. Di ba? Lord, bakit ako pa? Bakit hindi na lang si Sister Jenny? Bakit sa akin mo pa pinigay yan? Bakit hindi na lang sa kanya? Eh, kaya ko nga binigay sa iyo kasi kaya mo. Amen. Eh, kung binigay ko sa kanya, hindi niya kaya yun. Kaya ko binigay sa iyo, kaya mo eh. Amen? Amen. Ano sabi ng Lord? Walang pagsubok na ibibigay ang Diyos sa buhay natin na hindi natin mapagkatatagumpayan. Tapat ang Diyos sa kanya mga pangako na hindi kanya bibigyan ng isang pagsubok sa buhay na hindi mo makakayanan. He will make sure that God is going to make a way for you where there seems to be no way. Amen. Let's give the Lord a mighty hand of praise. Pangatlo, si Jonah.
May mga taong ganito, may mga mananampalataya. Kapag ikaw ay wala sa Panginoon, may bagyo. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, kasama mo na si Kristo, may bagyo pa rin. Kapag ikaw ay naglalayag, makakaranas ka pa rin ng bagyo, lalong-lalo na kapag ikaw ay umiiwas sa kalooban ng Diyos, mas lalo kang babagyuhin. Anong lesson dito? Anong moral lesson brother from? Better to stay in the center of the will of God. Amen. So you say amen? Amen. And not only that, the mystery here is kapag ikaw ay tumatakbo at umiiwas ka, if you are running away from the will of God, you are not the only one affected, but your loved ones around you are also affected with the storms. Amen? Amen. Amen. Bakit? Because God wants to remind you na merong siyang kalooban na gusto niyang ipagawa sa iyo, pero umiiwas ka. Sabi mo sa katabi mo, sis, huwag tayong iiwas, ha? Saan tayo huwag iiwas? Sa storm. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang iiwas sa storm. Then sabi mo sa katabi mo, huwag kang iiwas sa kalooban ng Diyos. Now, tingnan po natin yung pang-apa. Apostle Paul in the boat, doing the will of God. Papunta siya ng Roma, pero inasinaway siya ng Diyos. Didisturb ng Diyos ang kanilang paglalayag. Anong nangyari? Nagkaroon sila na, along the way, biglang dumaan ang bagyo. Nawasak, nagkaroon sila ng shipwreck. Napunta siya doon sa isang isla. Anong pangalan ng isla na yun? Basta yun na yun, isla na yun. Diba? Tinuklaw siya na, mabangis na ahas. Ano nangyari sa ahas? Namatay ba o nabuhay? Hindi mo alam. Nabuhay ba si Pablo o namatay? Buhay. Buhay. Hindi siya kinablan, no? Sound like the one. No? Pagdating para doon, meron palang layunin ng Diyos sa buhay niya. Ano yun? Doon pala sisimulan niyang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. At noong araw na yun, na maraming kaluluwa, maraming mga tao ang kumilala kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Palapakamagin ng Panginoon. Bisa, patadaanin ko talaga ng bagyo eh. Susubukin ka talaga ng Diyos. Shall we say amen? Amen. Para sa ganun, huwag tayong maging palalo. Sabi mo nga palalo. Palalo. Ano yung palalo? Palalo. Kaya ba yung ano? Palalo. Kaya ba yung nanonood ng ano? A love to last? Yeah. Diba yung mga Batanggay nyo? Diba bang gano'n, no? Diba? Bisa may kaibigan akong Batanggay nyo, sabi ko, bago ko lang akay siya sa Panginoon, sabi ko, ikaw nga ang mag-open yung prayer. Aba, sabi po niya, nahihiya ako, pero sige, ikaw. Pagkatapos bigla siya pumigil at nagdasal. Sabi niya, Allah, good morning po, Lord. Tapos sabi niya, Ama, Anak, Espiritu Santo, alay, kumusta na po kayo, Dian? Batanggenyo. Ano po? So, dito po sa mga talatang ito, makikita natin, meron tatlong paksain na gusto kong tingnan natin. Number one, is the power of the storm. Pag dumaan tayo sa buhay at naranasan along the way, nasalubong natin ang storms in life, hindi ito isang ordinaryong storm. Minsan diluvyo darating sa buhay natin ito. Amen? Pag dumating ang pagsubok, talagang pagsubok. Ang sabi ko doon, raging waves and boisterous winds na encounter ng mga disciples. Pero habang na-encounter nila yon sa Sea of Galilee, may tulog na tulog si Jesus? Nahihimbing sapagkat pala siya ay mayroong isang una na kutsyon. At inakusahan siya ng kanyang mga lugar, Panginoon, don't you care for us? Malulunod na tayo, lulubog na tayo eh. Kasi sabi doon sa mga talata, ano sabi doon? Palubog na. Makita natin yung power of the storm, it is a sudden storm. Yung kanyang suddenness, yung severity, at saka yung source. Saan ang galing? Tingnan po natin. There are so many kinds of storms that come in our way. The storm of suffering, sabi natin, suffering. Sabi natin, suffering. Suffering. Storm of sorrow, sabi natin, sorrow.
storm of sickness, storm of sin, storm of sadness. Kaya sabi ni St. Paul, huwag mong sabihin matatag ka. Baka isang araw, ikaw naman ang mabuhay. Ano ang ibig sabihin doon? God is giving us warning. Hindi ibig sabihin ako mo matatag ka ngayon because you have this past victory. Magkikling ka doon sa past victory mo. Dapat maging vigilante ka, dapat maging aware ka, dapat maging matatag ka para pagdating in times of storms, in times of trials and testings, hindi ka mabubuwal. Bakit? Kasi lagi mong isipin, kasama mo ang Diyos. Amen. And I love the beautiful song that says, kasama natin ang Diyos, hindi ako malulunod, hindi ako masusunod, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Ilog lang din, malulunod ka sa ilog? Hindi ka siguro malulunod mo ko eh. Dumaan man ako sa apoy, dahil kasama natin ang Diyos. Tiyo ba? Pag dumaan ka sa pagsubok, kasama mo ang Diyos, hindi ka matitinag, hindi ka masusunog, hindi ka malulunod. Laging may saklolong nang gagaling sa ating Diyos mula sa langit. Amen? Amen. Sabi ng awit, there is no problem too big that God cannot fix it. There is no mountain too tall that He cannot subdue it. Minsan tinitignan lang natin pagka naglalakbay tayo sa buhay pananampalataya, Lord, ang dami ng mga balakid. Lord, ang dami mga bundok ng problema. Huwag mong titignan kapag naglalakbay ka sa buhay pananampalataya. Huwag mong titignan ang laki ng iyong problema. Amen? Amen? Do not look to the bigness of your problem. Look to the bigness of your God because your God is able to deliver you from those mountains of problems and sickness and difficulties that comes your way. Amen? Amen. At lagi mong isipin na kapag kalalampasan mo yung likod ng bundok, may pangako ang Diyos sa iyo. There is a greener pasture behind that mountain. Amen? Amen. Let's give a clap offering to Yahweh. Manong ko, suffering. Sabi ate, suffering. Suffering. Sabi na kaibigan ko, there are five kinds of suffering. Diba sabi nila, diba? Nadirin niyo ganun yan? Yeah. Ano daw yung college, pag nag-graduate na college? College ring, right? Pagka nangako ka na sa minamahal mo, sinisinta mo, kururot, ano gagawin mo? Engagement ring. At pag pinakasala mo na siya, isusutang mo na siya ng? Wedding ring. At pag naghihirap na kayo, ang tawag dun ay? Suffering. At pag binubuntal mo na ang asawa mo, nagsasabunutan na kayo, naghahagisan na kayo ng mga plato, ang tawag dun ay? Kiriring. Kiriring. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong kiriring. Storms of suffering, storms of sorrow. What will you do if you encounter one time namatay ang mahal mo sa buhay? How can you face the death of your loved ones? Anong gagawin mo? Malulungkot ka, di ba? Amen? Ang laki naman matuwa ka, right? Halimbawa, namatay ang asawa mo. Namatay ang asawa mo, hallelujah! Namatay siya! Ganun ba ang gagawin mo? Hindi, malulungkot ka, of course. Normal reaction yun eh. Remember Jesus when Lazarus died? Nung nalaman niya namatay si Lazarus, deep inside, nalungkot siya. Pero kailangan may mission siya dapat gawin muna. Pagbalik niya after 4 days, dumating siya, Panginoon, yung kaibigan mo, yung pinakamamahal mong kaibigan namatay na. Umiyak siya. Umiyak ko siya, hindi? Umiyak. Nalala ko minsan, namatay ang mother ko. Ang mother ko kasi matagal na Shaddai. Tapos, noon ay nangangaral na ako noon. Ako noon ay isang mangangaral na sa ibang komunidad. Dumating ang isang komunidad, isang charismatic community. Nakatawa ako, brother. Brad, nakaka-offend ka naman, nakakatisod ka. Namatay ka na ng nanay, nakatawa ka pa. Sabi, ano yung gagawin ko lang? So, malulungkot ako. Dumating na naman ng isang charismatic group. Brad! Hallelujah! Bakit ang lungkot-lungkot mo? Bakit namatay ka na nanay? Ang lungkot-lungkot mo? Hindi mo ba alam na kay Lord na siya? Huwag ka malungkot. So, tawa na naman ako. Sabi ko, Lord, saan ba talaga ako pupunta? Iiyak ba talaga ako? O tatawa in times of sorrow? Ang sabi ni Lord, doon sa mga nalulungkot, makilungkot kayo.
Doon sa mga tumatawa, makitawa kayo. Doon sa mga nakikigala, makigala kayo. Normal lang yun. Pag dumaan ka ng pagsugo, malulungkot ka. Amen? Amen? Sickness. Minsan may mga bagyo ng sakit at karamdaman. Pag hindi ka nadali ng Diyos sa problema, sa suffering, sa sorrows, dadaanin ka niya sa mga sakit at karamdaman. Titignan niya kung ikaw ay magpapatuloy pa sa Lord. Pag sumakit ang arthritis mo, Lord, hallelujah. I know, maunawain kang Lord. Masakit ang tuot ko. Hindi muna ang pupunta sa gawain. Hanggang kakasabi mo na, hindi ka muna pupunta. Kasi Lord, masakit ang tuot mo. Kakaantin mo sa sakit ng arthritis mo, hindi ka na nakarating sa gawain, nawala ka na sa gawain, lumala pa yung sakit mo. Eh sa halip na gamitan mo ng pananampalataya, sabihin mo sa arthritis, arthritis, umalis ka dyan sa pangalan ni Jesus, babangon ako, maglilingkod ako kay Lord, pupunta ako sa gawain, kagaling ka. Amen. Palapakan din ng Panginoon. Severity. Mabigat. Minsan pag ang bagyo tumating, when storms in life came, mabigat. Nandiyan ba kayo? Amen. Yung tingnan mo yung oras. Ayan mo ng oras. Severity. Sabi natin, severity. Storms are sometimes called difficulties. Kahirapan. Napaka-severe, di ba? Alam ba niyo yung word na severe pain? Severe. Ang katapat lang yan, ano? Ibuprofen. Di ba? For severe pain, take Tylenol. For extra strength. To remove pain, take Tylenol. Kaya lang may mga pagkakataon sa buhay ng mananampalataya, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi kaya ng ibuprofen yung pain na nararanasan natin. Lalo na kung sinaktan ka, masyado ka sinaktan ng isang kapatid. Mahirap yun, di ba? Paano ko siya mapapatawad, Lord? Di ba? Yung storms na difficulties, yung sobrang hirap. Naranasan na ba ninyo nung kayo nasa Pilipinas? Naranasan nyo ba yung sobrang hirap ng buhay? Naranasan nyo na yun? Ako nga nung nasa Pilipinas, ako negosyante na ako noon. Maganda ng buhay ko. Aba, nung bumagsak ang economy ng Pilipinas, ramdam ko pa rin yung kahirapan. Yung iba nga, maaari marahil sa atin dito, yung iba umiwas sa kahirapan sa Pilipinas, kaya nagtungo ng Amerika, di ko ba? Mahirap ibang mabuhay sa Pilipinas. At kapag nasa Pilipinas ka, at wala kang air condition sa bahay mo, wala kang magandang kotseng air condition, hindi ka pumapasok sa isang opisina ng air condition, matutuyot ka kasi napakainit sa Pilipinas. Malilitsyon ka. At yung init minsan nakaka-depress. Alam ba ninyo ang Pilipinas, bakit hindi tayo nade-depress? Kasi para kain tayo ng kanin. alam ba ninyo, sabi ng mga doktor, yun daw kanin, may isa daw yung substance na nagbibigay ng happiness, na nagpapasaya sa tao. Kaya ang Pilipino, masaya. Kasi yung rice daw, meron daw isang substance yun, ang anti-depression. Kaya lagi tayong kumain ng kanin. Kaya huwag tayong ma-depress. Huwag naman puro tinapay na lang at puro roll. O kung sinabi ng Bible, man shall not live by bread alone. Sinabi doon, dagdagan natin, man shall not live by bread alone, but by rice as well. Kung gusto niyo huwag kayong ma-depress, huwag kayong tumingin sa mga taong depressed. Huwag kayong sasama sa taong depressed. Kung gusto niyo huwag kayong maging chismoso, chismosa, huwag kang sasama sa taong chismoso at sa mga taong chismosa. Kung gusto mo ikaw ay maging isang malinis na Kristiyano at hindi ka mapanira ang puri Kristiyano, huwag kang sasama sa mga taong mapanira ang puri. Amen. Kung gusto mo maging matibay, kung gusto mo maging tagumpay, if you want to be victorious, if you want to be successful, if you want to be triumphant, sumama ka sa mga taong successful, victorious, and triumphant, and you will be one of them. Amen. Storms of sin. Minsan mabigat pagka tinamaan tayo ng kasalanan. Minsan ang tukso, sabihin mo sa katabi mo, tukso. Tukso. Layuan natin. Sa buhay natin, di ba maraming tukso? Di ba? Nung ako'y wala sa Panginoon, hindi ako natutukso. Kasi lublob na ako sa pamamabae noon. Hindi ako natutukso kasi hindi ako tatanggal
ng nanay ko. Kinuha niya ako ng nanay ko. Eh, bago ko tatanggal ng tukso, eh, lima-lima yung babae mo. Ayaw nga lang, sabi ko. Alimutan ko, sabi ko. May amnesia na ako, sabi ko. Minsan sa buhay natin, no? Darating ang mga tukso, lalo na yung tukso sa babae. Maganda, sexy, 34, 23, 24. Parang barbidan. Diba? Pag yan ay gumagsak sa'yo, dumaan ang storm na yan. Matindi yan. Kailangan mo na magdasal. Siya niya si Amen? Amen. Minsan kapag hindi mo na kaya ng tuhod ng dalawang paa mo tumayo sa dami, sa bigat ng problema, sa bigat ng tukso, meron ka pang dalawang tuhod para lumuhod at humingi ng lakas mula sa langit. Amen. Eh, buhay natin. Doon sa Pilipinas, doon mo maririnig yung, dito mo maririnig yung OSM. Sa Amerika. Dito sa Amerika. OSM. Dito mo lang maririnig yun. One, ONS pala. One night stand. Pagdating mo sa Pilipinas, hindi na ganoon. Ang tawag doon, isang linggong pag-ibig. Tungso yun, actually. Lunes nang makilala mo siya. Martes, bigla na yung muling nagkita. Miyerkules, nagtapat siya ng pag-ibig. Huwebes, inibig mo naman siya. Biyernes, punong-puno kayo ng pagmamahalan. Naglulublog kayo sa kasalanan. Sabado, nagkagalit kayo. At pagsapit ng Linggo, giniw ako'y iniwan. Kaya kayo na. Kaya isang linggo. Pag dumating ito sa buhay natin, anong gagawin natin? Kailangan natin maging matatag sa gitna ng lahat ng ito. Amen? Amen. Burdens, sadness, worries. Sabihin natin, worries. Worries. Sabi ni Lord, bakit ka mag-aalala? Kasama mo ako. Tandaan natin ito. If you want to cancel worry, pray. Because prayer cancel worry. Or worry will cancel your prayer. Amen? Amen. Tinan po natin, number two. Yung source, doon muna tayo sa source. Source, yan, it's source. Sometimes God sends a storm, right? And sometimes, God allows Satan to brought storm in our life. Amen? Brought by Satan under God's permissive will, like what happened to Job, right? Amen. Right? Amen. Pinahintulutan ng Diyos. Pinahintulutan ba, hindi? Yes. Pinahintulutan. Pangatlo, sometimes, people, basahin natin. People create their own storm that makes them suffer. Halimbawa, sa negosyo. Alam mo, maliit lang ang negosyo mo. Ang negosyo mo lang, natitinda ka lang ng yema. Pumunta ka sa banko, nag-loan ka ng 400,000, paano mo babayaran yung 400,000? Eh, kumikita ka na ng 500 a week. Paano mo gagawin yun? Gagawa ka ng sarili mong storm sa buhay mo na ikaw mismo magsasuffer. Amen? Minsan sa Pilipinas, hindi ka pa sumusweldo na ipautang mo na sa sari-sari store ni Aling Pulangge. Di ba, ganon? Tapos sino magsasuffer? Tayo. Minsan may pinapasukan tayong storm o yung mga tunnel sa buhay natin na para hirap na yung time umahon doon. Bakit? Kasi ginawa natin yun eh. Sumuksukat. Paano ba naman papasok sa isang maliit na tunnel? Kasya lang yung katawan mo tapos hindi ka makaalis. Di ba? Sometimes God sends storms in our life. Sometimes Satan is allowed to send storms. And sometimes we create our own storm. Make us up. Now, the problem with the storm. Actually, number two, the problem with the storm is not the storm itself. Right? The problem of the storm is not about the storm. Kundi yung reaction ng mga disciples against the storm. Natakot ba sila o natuwa? Natakot agad. Alam ba ninyo, fear will cancel your faith. Pag ikaw ang isang tao ay natakot, mawawala ang pananampalataya. Pero kapag ang puso mo ay babalutan mo ng pananampalataya, aalisin niya ang takot, aalisin niya ang worry, aalisin niya lahat ng pangamba sa buhay mo. Sabi si Amen? Amen. At ang pinakamahirap dito, because they fear with the storm, they doubted God's power. They doubted God's goodness. They doubted His grace.
and they doubted their his guarantee. Ginarantya na sila ng Lord eh. Let us go into the other side of the shore. Ibig sabihin, makakatawid ba sila o hindi? Makakatawid. Pinangako na eh. Advance na pinangako. Tatawid tayo. Pupunta tayo sa kabila doon. Then they doubt of God's grace. God's grace is sufficient for us. Shall we say amen? Amen. Ayan. Tapos na po tayo. Number four. Number three. The purpose of the storm. Sa mga nangyari ito, ginisila ang Panginoon at ang sabi nila, Panginoon, don't you care about us? Hindi mo man nakikita? Binabagyo na tayo? At sabi doon sa mga talata, yung tubig ay halos pumasok nga at palubog na ang bangka. Sabi ng isang awiting ng mga bata, alam niyo ba yung mga song, children's song? Sabi ko doon, sailing on a sailing boat, ba? If Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm, until He takes me home. Dapat ganun ang puso natin, ganun ang buhay natin. Tiwala lang kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, tiwala lang. Tiwala lang. Ulit mo, sabi mo, tiwala lang. Tiwala lang. Sabi mo ulit sa kanya, laban lang. Laban lang. Hindi ko rin. Kay Andrea Agoncillo. Mr. Noble, no? Nakita nila doon, they discovered something here. They discovered the power of God. Amen? They discovered His divine power. Ano nangyari? Ano sabi ni Lord? Peace! Be still! Sa ibang translation, quiet! No? Stop! Ano nangyari? Huminto ba agad ang unos? Huminto! Sumunod! Kay Kristo. Ano na, discover nila. What manner of man is this? Na kahit even storms, even raging storms and boisterous winds and strong waves obeyed Him. They discovered the power of God. Amen? That this is not just an ordinary power, but a divine power. Divine. Number two, His divine promise. Ang pangako niya, tatawid tayo. Yes or no? Yes. Pupunta tayo sa kabilang abayo. Yes or no? Yes. Yun ang pangako niya. Tinupad niya ba yun? Hindi. Yes. Tinupad niya. Divine promise. Ang sabi ng promise ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Abandon you. Pangatlo, the divine presence. Nandun mismo yung Diyos eh. Nandun si Kristo eh. Bakit ka matatakot? Kapag ikaw ay naglalayag sa buhay pananampalataya, if you are in your journey of your spiritual life, don't be afraid because God is with you. For my life will see you through. Sabi nga ni Marcos Isa. Ang pag-ibig ng Diyos ang aantabay sa iyo habang ikaw ay naglalakbay. Amen? Amen? His divine presence, His divine purpose. Lagi natin tatandaan. Every time may dumarating ang bagyo, may purpose si Lord. Shall we say amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, may purpose si Lord. May purpose si Lord. Kaya ka binabagyo, may purpose si Lord. Amen. And not only purpose, He also has a greater purpose for your life. Amen. Pang-apat. Apat na ba, lima? Maglima. Divine peace. Ano sabi niya doon sa bagyo? Peace! Be still. Pag inaway ka ng asawa mo, sabi mo sa kanya, peace! Pwede ba yan? Hindi pwede. Pag inaway ka, dumating ang asawa mo, hindi ka ba nakabagsahin, sabi mo, peace be with you. Oh wow, sabi mo, magsasahin na po. Sabi nga ni sister wife ko, ang asawa ko, Canadian citizen. Laba Canadian. Luto Canadian. Saing Canadian. Canadian nga eh. No? Yung may purpose lagi si Lord. Not only that, His divine protection, maaasahan natin. Iingatan tayo ni Lord. Anong sabi doon sa Psalm chapter 91? God is going to protect you from the snares of the fowlers. A thousand may fall at your side, 10,000 may fall at your right side, pero hindi ka maaano. Why? Because God is with you. His hedge of protection is surrounding you. Palakpakan natin si Lord. Nandiyan pa ba kayo? Peace. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. Mahalaga ang kapayapaan. Sabi ko noon, nung isang mayaman,
papatid pa lang ako. Kung sino ang makakagawa ng pinakamagandang drawing ng kapayapaan, siya mananalo ng $10,000. Mamahala nung araw yun. Ang isa'y gumawa ng dumdok, may araw, nilagay niya doon, peace. Ang isa naman ay gumawa ng dagat na tahimik, walang alon, inilagay niya doon, peace. Yung isang pangatlong nagdodrawing, gumawa siya ng kalapate, gumawin siya ng puno, may ibon, tapos nilagay niya ng bagyo, lalaglag lahat ng dahon, at meron mga nota-nota doon sa bibig ng ibon, kumakanta habang bumabagyo, at inilagay niya doon, peace. Alam niyo kung sino nanalo? Yung pangatlong. Ganun ang gusto ng Diyos na kapayapaan. Kailangan maging payapa tayo sa panahon ng kahit anong kagulumihanan sa buhay. The peace of God that passes all understanding should reign in our hearts. Amen. Ano pa ang muna nila? Last is divine person. Better person. Yung kasama nila sabi niya, what manner of man is this? He is not just an ordinary man. He is God who became man and dwells in us. Kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Shall we say amen? Amen. Sa conclusions, panguli, naka-outline tayo ha. Basahin natin, tayo lahat, sabay-sabay. Whatever kind of storms in life that pass you away, God is able to deliver us. He will help us overcome trials and adversities. He has won us as well, Lord, from whom we trust in Him, and God finds to test the genuineness of our faith and to develop a character in all circumstances of our life that will bring praise, glory, and honor to His name. His storms of life are overcome. A faith that is tested is a faith that can be trusted. Think about it. Amen. Let us pray. Ano yung sinabi ko doon? Tumayo tayo lahat. Amen. Maraming ba tayo? Ang sabi ng awit, there is no problem to be. God cannot solve it. Taas po natin ang ating kamay. Sa lahat ng may mga problema, sa lahat ng mga dumadaan ng bagyo, o mga lumampas na yung bagyo, o paparating pa lang ang bagyo sa kanilang mga buhay, taas ninyo ang inyong mga kamay, umawit tayo ito. There is no problem to be. Tayo po lahat. Subok na hindi kayang ng Diyos na pagtagumpayan niya sa buhay natin. Amen? Amen. Taas po natin ang ating kamay, sabihin natin, Panginoong Jesus, kinikilala ko ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng bagyo,
sa buhay ko. Alam ko, Diyos, kasama kita. Bibigyan mo ako ng kakayanan. Bibigyan mo ako ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga problema, ang mga suliranin, ang mga kalungkutan, ang mga kabigatan sa buhay ko. Maging ang aking karamdaman, maging ang mga mahal ko sa buhay na may karamdaman. Alam ko, Panginoon, na sila'y pagagalingin mo. Maaaring kami ngayon, Panginoon, ay dumaranas ng mga crisis sa buhay. Tulungan mo kami, O Diyos. Help us to overcome crisis in our life. Financial crisis, relationship crisis, family crisis, whatever crisis, Lord, help us to overcome this. In the name of Jesus, show us your divine power. Show us your divine presence. Show us your divine purpose, your divine protection, and your divine peace in our lives. Maraming maraming salamat po. Ngayong araw na ito, inaangkin na namin na answered prayer na kami habang nakataas ang aming mga prayer requests. Salamat, Lord. We give you thanks and we honor your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So let's shout amen. Amen. One more time, amen. 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 Let's form a circle. Let us give thanks to the Lord our God. Amen.